seconds. 5 seconds remaining. Dire's turn. Seconds. 5 seconds remaining. Seconds. 5 seconds remaining. Welcome back sa ating coverage pa rin ng Captain's Draft 4.0. This is Kuya Nick from Wombwex Combo and kamusta ba? Sabi na, dead prophet eh, no? Tama tayo dyan. Basta mag-medusa yung first pick nung kabila. Kung wala man counter, kakounter nila with the fast push. And ito na nga, medusa na nga yung pinili ng Vici Gaming. So, ano sir? Nagkainan ba kayo? O, ah, busog na busog. Busog na busog na. Busog na busog na ang tropa natin dito. So, guys, kanina yung ano natin, mindset natin, walang makakatulog hanggat di nakakakain. Dadagdagan ko ng isa pa. Walang makakatulog hanggat sobra pang busog. Okay? So, bahala na kayo dyan. Shoutouts nga pala kay Twitch Pinoy. Nagulat ang kuya mo, Twitch Pinoy. Napakaganda ng boses ko. Eto na nga po. Shoutouts niya sa tropa ng Twitch Pinoy. Inaantihan yung 4th pick ng Secret pero they opted to go for the Ember pati Medusa. Ayan ang boses ng kagot ko. Busog na daw. Idol ko yan, Nick. Busog na. Hindi, ako hindi ako kumain, mga sir. Kanina pa ako kumain, actually. Okay? May energy na daw ulit. Hindi na makakatulog. May energy na ulit. Laban na. Spam 1 kung nagkain ba kayo. Pag di pa kayo nagkain, spam 2. So, para malaman kung ilan nyo kumain sa nagtiis. Ha? Shoutouts nga pala Twitch Pinoy. Nag-subscribe. Beautiful. Ayan. Puro mga one, nagkainan ang mga kuya mo. Napakasarap. Dami nagkainan. Sila, ah, meron din mga hindi kumain. Mga nag-TTS. Sir, kung ako sa inyo, hanggang ngayon pa lang, kainin nyo na. Kumain na kayo. Mamaya, ganoon din yung end up nyo eh. So, 5th pick naman dito. Earthshaker. Effective pala yun, no? Effective. Orbs! Pag madaling araw, nagkakaska, ganun din mo sila, ha? Copy. Pahala na kayo dyan. Dapat niready kayo lagi pagkain, ha? Dapat niready kayo lagi pagkain. Nag-morpling. Morpling Death Prophet. Busog na ako sa laway ko. Simikan. Yung mga walang pagkain dyan, makatulog na kayo. Hindi nga makakatulog, hanggang di nakakakain. Ano ba naman? Mag-aantay ng alas 6. Pagbukas ng mga panaderya, doon lang makakatulog. Ano ba naman kayo? Pandesal at saka ano? Burb at saka ano? Mantikilya. Antokin mga kumain niya. Yun. Masarap yun. Di ba? Pagka nakakain ka, naantokin na kayo. O di, ano na kayo? Kumbaga, walang lalabas ng classroom hanggat di pa tapos yung trabaho. O ngayon kayo naman, nakakain na kayo, makakatulog na kayo. Yung mga hindi pa nakakakain, titiisin nyo, pero at the end, dun din nang bagsak. Okay? 1 a.m. pa lang dito. Yun, napakasarap. Mga taga-Middle East dyan.
Sobrang tapang ko, pati gutom, nilalaban ako na. Eto na, mga sir. We'll now go with our game. Game number 4, the decider. 2-1 lamang yung Chinese squad dito, Vici Gaming. Eto na nga. Let's do this. So, quick rundown tayo ng lineup for both squad. On the side of Vici Gaming, one win away from this minors, it's Paparazzi on the Morphling, Earth Spirit ni Lanam, Lion ni Fenrir, Death Prophet naman ni Ori, and then Old 11 on the offlane. Pak sa kabila naman, it's Earthshaker ni Papi, Medusa ni Ace, Rubik coming from the Rubik God himself, Yapzor, Darkseer naman ni Fata, and then Ember Spirit ni Midwan. One win away from the title, etong Vici Gaming. Ang tanong, ibibigay na ba sa kanila to ng secret or mag-force tayo ng fifth game? Okay? So, eto na, nakit na si Lanam. Pero si Fata andito sa gilid. Ayan na nga po. Ano na lang? Persado nga yung lineup na secret. Kumbaga, pang sure ball na yan. Pang sure ball na nila yan. Yan. So, dalawang bounty run. 2-4-2 muna tayo rito. Mga sir, meron ako sa inyong balita. Tomorrow ang schedule natin. First game, TNC versus Alpared, yung Chinese team. I mean, Thailand team. And then yung next series natin, Execration versus Fnatic. Napakaganda nun, no? Single elimination lang yan, single. Single lang, no? Walang lower bracket. Walang lower bracket. So, magkakaalaman kagad. Sa Star Ladder Qualifiers, mag-online kami, alauna pa lang, mga sir, ng hapon para sa tournament na yun. Pero ito si Ace, mid lane versus Death Prophet. Pag meron kang Medusa, hindi mo ma-counter yan ng Diffusal Blade na hero. Eh, pwedeng counterin yan with the fast push. Early game nga, mga sir. Recta finals na po ba, Kuya Nick? Hindi. Dalawang series per day lang tayo tomorrow. Ha? Bot lane naman. Ito si Darkseer. Steady gold lang tayo rito. And eto si Midwan, hinahabol ngayon yung Ember Spirit na safe lane, hinaharas ang gandang searing chains, and then the lift, Fraser, mamamatay rito yung pack, mga sir. Na turn around sila, ang gandang responde from Earthshaker, and now the block coming from Yapzor, pero eto na si Old 11. Nabigyan. Hey, baby. Ori, andito. One-on-one versus Medusa. Bot lane naman, Morphling. Free farm na free farm. Napakaganda ng kalagayan at the moment. Best of three, single eliminations po, yung Star Ladder. And then, eto na yung pack. Namatay na naman ang Koya Morito. Pangalawang beses na yan. Under 2 minutes. Hindi magandang simula from Young 11. Kanina yung tiny niya, napakaganda ng sitwasyon. Pero iba yung nangyayari at the moment. TNC first series bukas, ha? TNC first series tomorrow yun. Ginawa mo sa akin lately. So ito, free farm lang muna. Top lane naman. Dinuwalay nila yung pack pero still, hindi nag-sasuccess to. Mikano ka naman mag-buy ko naman, Mikano. So, mid lane, eto. Tuloy-tuloy lang si Ori. Pag nagka-exercise him to, dun na to, tuloy-tuloy ang itbulaga. Ayan na. Papi, ano na? Ano lagi mo? Ano ads? Wag muna. Okay, okay.
Pero ito si Lanam. Uy, munti ka na ma-Fisher. Buti may Lion dito. Illusory Orb. Ayan na nga. Poppy will go down. Pero si Lanam ang magiging kapalit dito. 1-for-1. Earthshaker in exchange from Earth Spirit. So, dalawang ES nagkapalitan dun. So, bot lane na iwanang mag-isa. Etong si Paparazzi on this Morphling versus Darkseer. Tri lane, top lane na to para kay Vici Gaming na naman. Yung mid lane so far, 16-7 yung Death Prophet. Yung Medusa, 12-5. Galit na si Midwan daw, nag-ember na. Ayun na nga. Deny. Pero yung Earthshaker, ito ah. May backup yan. So, kailangan mag-ingat nitong si Morphling. May pang waveform ba siya? Walang pang waveform do. May magic wand, three charges. Diyos ko po. Paparazzi, eto na. Enchant totem muna. Coming from Poppy. Ayan na. And mamaoy! Munti ka na. Mamaoy lang pala yun. Kala ko mamamatay. Top lane. Eto ginugo. Yung Ember naman. Di pa level 6. Flame Guard. Mamaoy! Meron din nga Magic One. Mamaoy ulit yun. Mid lane naman na next target si Ace. Ayan na yung Stifling. Hindi. Spirit Siphon lang pala yun. Pero wala rin mapatay. Puro ambahan lang yung nangyayari at the moment. Tatlo yun. Hindi ko matuloy yung magmamamatay eh. Mamaoy na lang talaga eh. So, pack. Eto, kumukuha ng XP top lane. Already level 3. Pa-shoutout po sa review school mamaya from Fafa Kenneth. Fafa Kenneth. Shoutout sa'yo, pare. Pero ito, hindi ko lang kung ginagawa nila nam dito. Searing Chains. Pero merong sipa. And then, eto yung Lion. Nakaiwas naman dun sa may drop ng telekinesis. Pero still, wala sila makukuha ang kill dyan. While on the mid lane, Earthshaker kumukuha ng XP while Medusa safely farming. Etong jungle. Nasa mahirap to. Nasa mahirap yung secret dito. Yung Medusa hindi nakapag-free farm. Eto na naman si Midwan. Tapos bot lane, Paparazzi, free farm, 22 denies. 22 denies para kay Paparazzi on his Morphling. Diyos ko po. Good morning sa mga tropa natin. May silence dito. And then the lift, Searing Chains. Inaantinan, pero merong Illusory out. Etong si Young 11. So, lahat ng tao ngayon, parang excited for the weekend! Sa wakas, Monday na naman, papasok na ako sa eskwelahan, papasok na ako sa trabaho o kung saan pa man, pero tayo rito, patapos pa lang ang Sunday. Patapos pa lang po ang ating Sunday. Ang simula ng Monday natin, 12 p.m. Alam niyo yan, mga sir. Pero sa mga hindi pa kumakain dyan, baka alas 4 nang simula ng Monday nyo kasi tulog kayo mamaya ng alas 4. Kising kayo ng alas 9. Pero ito, na-silence. And then yun, tinamaan pa rin ng boulder smash pero may searing chains. And then the fissure. Hindi pa namatay si Midwan, nag-self na. And we'll try to do something rito. Pero hindi, out muna. Diyos ko po. May pasok din ako mamayang 9 a.m. sa Morita. Yun, si Carlos. Shoutout sa'yo, pre. Ayos lang yan. Tease-tease lang. Eto naman, Earthshaker ang next target. Poppy. Pero walang pang disable na rito. Wala nang mana yung Lion for the Hex. Farm lang muna. While bot lane naman, Morphling, free farm na free farm. Network-wise, siya yung leading rito. Followed by Death Prophet. Pabad si Tropang Dos Locos from San Jose Mandaluyong, always nanonood sa WXC. Yun, yung lupon ng San Jose Mandaluyong natin dyan. Shoutout sa inyo. Magandang madaling araw, pare. Kagising lang, Kuya Nick, OJT. Yun, simula na ng ano mo, Monday mo ngayon, pre. Gising ka na eh. Eto na si Paparazzi. Ano masasaya mo sa VP game? Nakakapag-deposit pero di nakakapag-withdraw. Eh, kaya nga may VP game eh. Ay, merong EGB eh. Diba? Huwag nyong ipilit pag ayaw, diba?
Instead, humanap kayo ng pwedeng mag-withdraw, which is andun yung EGB. Pero eto, yung double damage na nakuha ni Ace on this Medusa, level 7 na siya. Smoke of Deceit. Eto, gustong kumuha. May exorcism yan, ha? Antay. Alam nila na nag-jungle, eh. Alam nila na nag-jungle. And eto na, mga sir. Rolling Boulder. Tinamaan! Pero hindi. Walang tinamaan dun. Kung nahuli nila yun, sobrang sarap nun. Pagka ikaw yung Medusa, nagpa-farm ka ng jungle, automatic yan, dapat naka-off yung mana shield mo kasi even the slightest damage can hurt your mana pool. Kung tinamaan sana siya na-disable doon, tuloy-tuloy na yon. Kaya ito, nag-rotate siya sa may bot lane. Earthshaker, nakita yung Earth Spirit, nastun sila ng Morphling. 3 versus 3 dito. Pero mag-bail out muna yung Vici Gaming, farm-farm lang muna while yung Puck. Speaking of farm, nakikipag-exchange farm dito versus Earth, I mean, Ember Spirit. Pabate, solo duty. Kaya nood muna ng stream ng Wombo ko from Pure Jinx. Shoutout sa'yo. The ward muna coming from Lanam on his Earth Spirit. Lion naman will go for the Tranquil Boots. Paparazzi on its way to a Lincoln Spear. Napakabilis ng farm. Waveform. Hindi na kinailangan. Kuya Nick, bakit nasa top si Mid 1? Mas mapapahirapan dun yung ano, yung Medusa pag nag-top siya. Mapahirapan siya nung dual lane ng Earth Spirit at saka Puck. Kung papalagman siya with the Mystic Snake, easy dodge yun ng Puck with the phase shift. Kaya mahirap talaga. Dito sa may mid lane, alam mo na si Ori, magpapalevel tsaka mag-spam talaga ng Carrion yan. Ay, ng Crypt Swarm. So, pag nag-Mystic Snake ka rito, makaharas mo siya given nakalapit siya sa Crypts. Tandaan mo na yung attack range nung Puck, asan yung attack range nung Puck? Attack range nung Puck, asan dito? Hindi ko makita. 550 yung Puck. Yung Death Prophet, ilan? Mas malayo to? Hindi, nag-i-skill kasi to eh. Yung illusory kasi ng pack, kahit malayo pa lang, palag-palag na, di ba? Pero eto, Morphling Aray. Ayun ang disadvantage pag nakatodo agi ka. Ilan lang yung HP niya rin? 440 lang, oh. 440 HP lang. Fade Bolt with the stolen waveform. Easy GG talaga yung Morphling. Nabigyan. Hindi siya prepared dun sa may gank na pwede mangyari sa kanya on the bot lane. Pero you can expect less of that pag may Lincoln Spear na to, syempre. Hindi na talab yung lift initiation ng Rubik mamaya. So eto, tier 1 tower, kinukuha on the bot lane. Andito pa rin yung Rubik if ever. And nag-creep skip yung Darkseer with this illusion na merong Ion Shell. Sobrang effective yan. Na pang creep skip pero Morphling nagbabalik na on the bot lane. Again, will be free farming already with the Perseverance. Scroll and Ultimate Orb away from his Lincoln Spear 11 minutes into our ball game. While yung mid lane naman, Ori, 11 minutes already. Pero wala pa sila naman po sa tier 1 tower dito. Hindi magandang senyalis yan if you're Vici Gaming. As much as possible, kailangan tapusin mo yung game ng maaga habang hindi pa nakakabuelo tong Medusa ni Ace. Speaking of which, already with Mass of Madness na yan. On the way na sa Mass of Madness. Oop, nakita nila yun pero walang panghabol. So, nabosset pa yung Smoke of Deceit nila. Nabosset po yung Smoke of Deceit. Payul Scepter pa lang to pero nag-rotate sila sa may bot lane. May plano sila rito. Hindi ka makakatakbo once your waning rift or ayan na nga yung coil. Pero yung Ion Shell binaburst dito yung hindi na nila pinurso yan. Mahirap na. Nandyan din si Rubik. Ayan na nga yung stolen. Oy, dalawang waveform nakita natin. May stolen pa rito. And yan, Puck. Mamamatay rin with Ember Spirit. Hinahabol naman this time yung Morphling. Ember already committing for this one with the Flame Guard. Drums of Endurance out. Pero eto na yung oy, may move speed advantage. Yun lang, walang Yule Scepter. Wala pang Yule Scepter ang kuya mo. May drums din kasi. Eto, Drums of Endurance. Movement speed advantage para sa kanya. Good night, Kuya Nick. Gutom na ako. Puyat GG na ako. Bye, chat. Good night, Mikan.
Na-deny pa yung Torre nung Medusa sa may top lane dito. Ito naman Ember Spirit. Si Yapstar naman nagkapa-level on its way to a Yule Scepter. So kumbaga kay Papi, Soul Ring lang at saka Wards. Kung bibiyayaan ng Blink Dagger, mas mabuti. Pero si Rubik po yung nag-farm dito. And now, they will continue. Darkseer already with the Dominator. Kung nagtataka kayo kung saan galing yung mga Hellbear Smasher sa baba, pati yung Centaur sa may mid lane, it's because of this Dominator, mga sir, ng Darkseer. Combo talaga ng Darkseer yan. Oops! Ayun lang. Speaking of Darkseer, na-silent siya rito. May wave form pa yan. Still committing the wall dito, pero still, nahuli pa rin yung Darkseer. Combo yun eh. Do-dominate mo yung Hellbear Smasher or yung Centaur, tapos lalagyan mo ng Ion Shell and Surge. Pag pumalag, ano? Ayun nga, pag pumalag sila kasi dito sa may ano na yun, denominate na creeps na yun, may skill yun. It's either yung clap or yung stun, di ba? Meron bang Yule Scepter yan? Ay! Tinamaan ng Boulder Smash, Lanam. Right place at the right time. Magandang hapon from California. Kuya Nick from Just JC Things. Shoutout sa'yo. Maaga nag-out ngayon si Prop Orbs. Okay, half day. Magkakadagger na yung pack. 700 gold short. From Krami with love. Ay, naku. Kanina pa kita binibiro. Taga-Krami ka pala. Di man lang sinasabi sa akin, pre. Public apology na lang ako, pre. Ha? Pasensya na. Mamaya, mayari tayo. Pero yung tier 1 tower mid lane, pinopormahan dito, nag-smoke pa yung Vici Gaming. Let's see kung paano yung plano. Top lane ba? On the way? Earthshaker. Kailangan mag-ingat ni Papi in yung wards. And yung Lion, yung Hex Initiation. There you go. With the Impale and then the Burst. Earthshaker didn't last long, mga sir. Exorcism available. Will we be seeing one with this top lane push? Inaantay lang. Sa likod naman, nagkakaabangan. May Observer Ward dyan. Kaya kitang-kita rito ng Vici Gaming yung position ng Team Secret. Pero hindi nag-commit ng Exorcism. Masyadong delikado. While Tier 1 Tower mid lane, kinukuha na ni AC to already with the Dragon Lance. And hindi magandang senyalis to. If your Vici Gaming nakakapag-farm yung Medusa, Tier 2 Tower, eto na. Nagtitipin na rin yung Medusa. Nakakita na siya. Searing Chains kay Earth Spirit. Lanam. Nakapag-Boulder Smash. Pero merong Lift. And Morphling andito. Nag-replicate. Delikado siya. Op! Ang gandang Searing Chains into Silence. Yung pack mamamatay. And 3-4-1. Eto yung tuloy-tuloy. Ang sakit nung Exorcism. 3-4-3. Eto na yung Silence. Merong Searing Chains na naman. Waveform, inaantay natin pero hindi na yata aabot. 3-4-3 yung nangyari doon. Darkseer and Ember nagstay for Secret. On the other side naman yung dalawang core nila, Death Prophet and Morphling. Maganda yung initiation pero pumalag. And grabe yung damage nung Death Prophet ulti. Nakakuha pa sila ng Tier 2 Tower. Hindi tayo binibigo ng Secret at saka Vici Gaming. Ginising nila tayo for this one and they are living up, mga sir, with this intense best of 5 series. Paparazzi, I think kumpleto na yung kanyang Lincoln Spear dito. 17 minutes into our ball game. Eto na. Kumpleto na nga. Babati naman po OJT sa CIDG, Kuya Nick. Oy! Shoutout sa'yo, pare. Si Ember Spirit naman after the drums mag-Yule Scepter to. Kaya ang hirap bumet sa dalawang team eh. 'Yun ang sinasabi ko sa inyo. Op, may dragger na ba 'yan? Kala ko may dagger na eh. Ito rin manok. Wala laman. Yung pack naman, ito ang pabili pala ng dagger. Kuya Nick, paano makakabili ng damit ng Wombo Combo? I-PM mo lang pare, The Armory. facebook.com/thearmorybywxc. Sila'y sasagot sa'yo kung paano maka-order. Okay? So, salamat sa suporta dyan, mga sir. Salamat sa suporta. Pero eto,
Tier 1 tower mid lane, inaabangan natin. ...8-9 yung score din. Dikit yung first 10 kills. Diyos ko, lahat na lang dikit. New Year's resolution ko, di na ako makikipag-chat sa mas bata sa akin. Sawa na akong tawagin kuya. Dot na lang forever. Hashtag WXC 24/7. Hashtag support PH Esports from JP Soriano. Kanya-kanyang experience yan. Ako, makikipag-chat pa rin ako sa bata. Ikaw. Kung ikaw hindi na, kami pwede pa. So, kung gusto nyong ma-feature yung inyong mga saloobin dyan, be sure lang na mag-comment or i-share nyo yung promotion namin sa Wombo Combo. Pag pinamute na namin yung laban, mag-comment na kayo ron and i-feature namin dito yan. Ha? Ako, sanay na akong tawagin kuya. Kuya Nick pangalan ko. Kaya hindi na ako nasasaktan dyan. Ikuyain mo lang ako. Let's do this. And ayan, yung pack that nakita pero namatay. First 10 kills, nakakuha na rito ng secret. It was Yapsor on the Rubik who killed him. Pa-shoutout kayo sa GF kung galit na galit dahil talo kami ng 400. Ako, magagalit din ako eh. Kahit siguro pre yung kabit mo, magagalit sa'yo. $400 yan eh. Pag lolo ka na, Kuya Nick pa din. Oo nga, no? Magandang tanong yan, ha? Pero eto, si Ori. Inaabangan sa mid lane. Nag-exorcism na. May Yule Scepter setup. Naka-BKB pa, mga sir. And finger si Fata. Kita mo yung burst nun? Napakasakit. Finger, pati yung adaptive strike. Link and spear, nag-ikot na. And paparat si kailangan mag-ingat. Tier 1 tower, 45 dito, coming from secret. Pero totuloy yan ang Vici Gaming. Hindi naman deny and Morpling getting that tower. 1.6k gold short from his Ethereal Blade. Magkaka, ano pa? Double damage. Ano? Oh. Eto si Ace. Again, nagpa-farm pa rin. Already with the Hurricane Pike. Pero ang timing mo talaga dyan, pag nag-level 3 yung Stone Gaze mo, and pag nakakuha mo yung 800 mana. Ayun talaga yung timing dyan, mga sir. Pak, kinukulit dito nung Ember Spirit. Merong Yule Scepter. Ay, nako! Kanina ka pa! Sobra mong likot! Perfectly baited. Perfectly baited coming from the Earth Spirit Pak combo. Meron ng dagger si Papi on his Earth Shaker. Yapsor naman. Ah, nag-post saglit yung Yapsor sa farm para mabigyan ng priority yung farm ni Papi on his Earth Shaker. So, ito, inaantay lang yung cooldown. Pero on its way to a Shiva's Guard na lang yan. Consistent farming coming from Ori. Napakaganda. Si Ace naman andito. Mag-i-aayops ka di next build. Pero let's see, ha. Hindi nila kailangan necessarily na nabumuo ng Diffusal Blade. Ang kailangan nila rito, limitahan yung farming areas ng Medusa by pushing tier 1, tier 2 towers. Diba? Ayun po yung kailangan nila. And from there, get the map control and then probably get some pick-offs. Pag nakakuha sila ng pick-offs dito, that can lead them into another objective. So, ganun on paper, kadali. Pero ang hirap i-initiate yan kasi ang kalaban mo, veteran squad din, with Poppy on the helm sa secret. So, Roshan, kinukuha rito. Exorcism committed. Together with Ethereal Blade. Kanina kakasabi ko lang, 1.6k gold yung kailangan niya. Nag-blink lang ako saglit. Kompleto na. Meron pang Aegis. May kasama pang Paul. Diyos ko po. Eto na yung smoke. May sentry ward si Ori. Walang BK, wala itong Aegis. Ha? Yule Scepter! There you go. Pero ayan na nga, yung damage. Si Ori tinataki normal attack. Pero there you go, Rubik goes down. Eto na yung Morphling. And then yung Boulder Smash, nagkakagulo-gulo. Hindi makakapag-search out yan. Darkseer going down. Eto na yung Ember. Gustong kumuha ng kill. Silence by Pak. Hinahabon nila yung Medusa. Pero may Drums of Endurance. Ayan na yung replicate ng Morphling. Pero walang Searing Chains na nabigay doon.
Two heroes down, 2-for-1 to be precise dito. Ito pa yung pack, inaabangan yung 11. Wala pang Yule Scepter. And Medusa doing the defense with that Mystic Snake and then Split Shot to clear the Creep Wave right ahead. Napakaganda nun. I think kayang patagalin to ng secret. So may time window lang yung VG at yun eh hanggat hindi pa online si Medusa. Kasi kung iisipin mo, yung damage output nung secret, Ember at saka Medusa. Yung yan, yung Medusa. Sa kabila, nandiyan yung right-click damage ng Morphling. Yung exorcism ng ni Ori ngayon, tinatablan pa yung secret kasi hindi pa durable tsaka wala pa yung mga core item nila. Pero once nandiyan yung mga mechanism, Pipe of Insight, that's the time na medyo makakatagal sila with that exorcism. Pero yung bot lane, hindi magandang simula yon while Vici Gaming getting that pick-off dun sa may Ember Spirit na palos. Yan na nga po. And they will transition bot lane tier 2 tower dito. Morphling, merong hinaharas sa likod. Ito, kahit mag-isa lang, may Aegis din siya dyan. Waveform in, meron ng mechanism, pero Aegis was pop. On the way na yung Cavalry. Inaabangan nito yung pagbuhay ng Morphling, pero wala nang follow-up yon. Aegis lang ang nagamit. Earthshaker with the invisibility rune andito. Wala silang detection dyan. Talking about Vici Gaming, so they will be backing out, mga sir. 13-11, 7k network lead para sa Chinese boys dito. Ori, malapit na yung kanyang Shiva's Guard. 1k gold short na lang yan. Another added problem on the side of Secret on the way. So yan, may lift. Medusa naman, yung kanyang Skadi. 1.1k gold short na lang siya dyan. Ang total ng Skadi is 5.4. Paparazzi naman, pa-BKB na rin. Diyos ko, napakabilis nag-farm. And kita nyo yung creep wave nila, pero meron dito yung traktor, ha? May traktora dito, pero hindi nila i-commit yan. Mahirap na. Wala pang balita kay Bimbo? Bukas makikita nyo si Bimbo. Panigurado. Bukas makikita nyo si Bimbo. Lumaro. Pero ito, si Paparazzi, pina-farm na yung kanyang BKB rito. Mithril Hammer away. Oy, pak, yung 11. Nag-aabang. Ito si Medusa, nakita niya, pero level 18 na yan. So, hindi makapush dito yung Vici Gaming, ha? Darkseer. Pag-Guardian Grips na ang kuya mo rito. And then yung Blink Dagger isusunod na rin. Yung Roshan will be up in around 4 minutes pa. Pero Shiva's Guard na. Itong si Death Prophet. Napakabilis na niyan. BKB, 300 gold pa. Yung kabila naman, Medusa. 200 from his Kadi. And then ito, malayo-layo pa. Inuna niya na yung Veil of Discord. Kanina, pinagpaplanuan niya ni Regents eh. So, kailangan na nila ng damage ngayon. That is why very crucial yung Veil of Discord pickup na yan. As much as you wanted to farm for that Radiance right ahead, eh, hindi mo rin magagawa yan kung makakapag-snowball tong Vici Gaming given hindi kayo makakakuha ng kills. So, Smoke of Deceit. Eto, Tier 2 Tower mid lane. Pero eto rin yung Smoke of Deceit ng Secret. Merong Echo Slam to, ha? Fissure. Ayan na yung Rubik. Yung lift dun sa pack. Killing that old 11. And hinahabol nila ngayon si Lion. Isang magandang pick-off. And again, space created para kay Secret. Space created na naman to para kay Secret, mga sir. Para kay Medusa makapag-farm. Already with the Skadi. Next item. Let's see kung anong bubuoy niya rito, ha. Ayan na ngayon, Butterfly. He'll go for the Butterfly, mga sir. Si
si Ori naman, yung Shiva's guard niya. Kailangan ituloy-tuloy nila yung momentum dito para makakapitalize nila yan, yung early Shiva's guard. Layo naman Blink Dagger. Asa na yung manok? Wala pa rin. Talagang cargo yung layon sa farm. Eto, marami. Si Earth Spirit, Earth of Shadows, tsaka Medusa. Actually, hindi nga. At tsaka Yule Scepter. Actually, hindi nga ganun karami rin eh. Hindi sila makapush. Napakasakit ng Mystic Snake pang defend. Earthshaker, andito. Nag-aabang sa top lane. May smoke ba ulit? Eto na nga. May smoke na. Roshan. Sa likod, Darkseer. Ang kukunin nila. Ay, naku, may Medusa nakita. Pero may Searing Chains. BKB ginamit. And then the drums out. Kailangan di ma-pick off doon. Pag na-pick off dito yung secret, makulangan man lang kahit isa doon na magkakatapos-tapos dito. Oy, yung coil! Walang tinamaan and then TP out. Yul Scepter, there you go. And then Boulder Smash, Earth Spirit getting this kill against, si Ori nawa ng kill against Earthshaker, mga sir. From Taiwan, shoutout sa'yo. Saan ba yung Steel Series dito? Marami dyan, pare. Oy, Facebook. Technology Center yan, Taiwan, mga sir. Meron dyan. Pero ito, malayo-layo pa yung Radiance. Skadi naman next item ni Paparazzi rito. If not, Butterfly. Taglit lang ha. Ito na nga po. Si Yapstor hinuli. Pero Ember na naman. Napitas sa may mid lane. Paparazzi with the kill. And ito. I think ito na yung momentum nila. Opening na to. If not, Butterfly. Pwedeng MKB kung merong Butterfly on the other side. Diba? Tier 2 tower kukunin. Napakahirap nito, sir. Blood turn, tama. Blood turn. Tier 2 tower in target. 20 seconds pa, wala. Ayan na yung exorcism. Nako! Yung coil kinumit na rito, pero may finger of death. Ayan na yung lahat ng burst Medusa. Kaya mo mag-survive? I don't think so. Eto pa yung Darkseer. May Yule Scepter to cancel that surge. And Fata will follow. Two cores dead. Yung pagkamatay ng Ember Spirit, perfect timing yun. Perfect opening para makakuha rito ng objective and multiple kills. Etong Vici Gaming, Tier 2 tower on the mid lane, already down. And they will transition into a rush attempt. Eto, buhay na, already with the cheese. Top lane, babalance niya yung creep wave. Talking about Puck on this old 11 pack, I mean. Paaga ni Scepter na rin yan. Aegis, kinukuha na. Octarine Core, next item. Coming from Ori, Death Prophet. Paparazzi naman. Yung Skadi niya, malayo-layo pa yan. Isang ultimate orb pa lang ang pwedeng bilhin. So, Roshan will be down 31 minutes into our ball game. 17-12, Vici Gaming. Looking forward for their first minor championship dito. Ayan pa yung disable. Nabigyan si Yapstor. Defensive Yule Scepter. Meron bang pantakas? I don't think so. So much damage on the side of Vici Gaming. And they can continue on the mid lane. Meron silang Aegis advantage. Plus the fact na yung ayon lang. Wala pang exorcism. 50 seconds pa. So ang gagawin dito yung Morphling. Ayan na nga. Kinuha yung kill sa Earthshaker. Ang target lang talaga ng Morphling doon, i-balance yung creep wave dito. Diba? Tapos, uy, tama kami ng sinabi nung aso. Tapos yung iba naman dito magbabalance ng creep wave. Para pag cooldown ng exorcism, pwede silang pumush. And at the same time, yung creep wave, walang objective ng mga nganib on the side of Vici Gaming. Eto na, tutuloy-tuloy na sila mga sir. Morphling, eto, Aegis. Napakasakit dito ah. B5
BKB sa Medusa ko yun. Okay, as much as I wanted to prioritize it, ay, pag ganito yung lineup, depende sa lineup ng kalaban eh. Kung ang kalaban ng Medusa, Earthshaker, Rubik, magbi-BKB ako. Pero kung ito, di ba, ang lockdown mo lang dyan is yung Lion talaga mismo. Yung ibang lockdown dyan, pwede mong tayuan, nakaka-free hit ka pa rin. Okay? And eto, 19 and 12. At saka pag nag-BKB ka kasi rito, yung other skills na ibibigay sa'yo, mabibitaw pa kay Ember Spirit or kay Earthshaker. Diba? Yung coil lockdown yun, oo, pero pwede mong tayuan yung coil. Nakaka-free hit ka pa rin dun. Diba? I mean yung lockdown na ma-steady goaltend ka sa position mo. Meron ng Aghanim Scepter yung Morphling. I mean, Skadi. May double damage pa rito. Ah. Mas pipiliin mo ng ibitaw sa lahat ng burst ng Vici Gaming kaysa naman ibitaw dun sa mga much squishier heroes na pwedeng gumawa na mas marami during the team fights, which is the utility team ng Earthshaker, Rubik, Darkseer, and itong damage ni Ember Spirit. Yang 11 already with the Aghanim Scepter. Ito naman, magkakasama pa rin yung secret. Delikado lumabas ng base, mga sir. Ito na yung Morphling. Akala ko nag-exo eh. Pinatay lang yan, pero sa likod, again, na-pick off na naman yung Rubik dito. Gusto nilang kumuha ng another kill. Darkseer, eto. Binurst na ni Vi. Si Fata, may echoes lang, pero ang gandang BK by Ori. Perfect reaction time from that Death Prophet. Exorcism andito. Earth Spirit pala namamatay yung pakumabol na Aghanim Scepter Coil yan. Aghanim Scepter Coil yan, mga sir. Yun lang. And now si Ace, sakto yung Hurricane Pike niya. Pagka Hurricane Pike niya palis, biglang naputol yung Aghanim's na coil. And now, eto na, saktong-sakto, pero may backdoor protection. Yung creep wave balance, yung sinasabi natin sa inyo kanina pa, kung nandito na yung creeps nun, easy to, dalawang racks kagad yan at least. And eto na, ihahatid na lang mga sir. Pero may Octarine Core na. And eto yung tier 3 tower, kukunin na Morphling with the damage. Max Agi ang kuya mo. Isang mabilis sa tier 3 tower. Vici Gaming is doing it. Conquering itong Washington na DC tournament na Captain's Draft. First rocks down. And then eto na po, yung pangalawa on the bot lane. Diyos ko dai. Isang mali. Karumal-dumal yung nangyari. Aegis was popped. May PE pa si Ori. And then yung Hex nun Lion, Finger of Death. Nandyan na nga rin. Nag-buyback yung Medusa, mga sir, ha? 15 seconds na lang dapat kanina yan. Pero napabuyback pa siya rito. Pati yung Ember Spirit. Darkseer goes down. Eto pa yung Hurricane Pike. Lumalaban yung Morphling. Nahuli yung pack. And then the Stone Gaze dito. Boulder Smash will not connect. May defensive Yule Scepter yan if ever needed. 4, 3, 2, 1. And na yung Shiva's Guard. And then defensive Yule Scepter. Nakaka-free pero nasa low ground. Nasa low ground mga sir. Eto na yung nag-dieback na Medusa. Yun na. Doon natapos ang... Ay hindi, namatay yung Morphling. Ay hindi pa. Nabuhay pa mga sir. Lumalaban na po pero may disable dito. On the side of Secret. Morphling goes down. Aksunan jump pack. Yun nangyari doon. Kita nyo mga sir ha. Kung may BKB yung Medusa ron, hindi i-go ng Vici Gaming yung Medusa. Instead, ibibigay lahat ng skill kila Earthshaker, Rubik, pati dito kaya Ember Spirit. Pero given na pwedeng ibitaw kay Medusa lahat yun and kakabuyback niya lang, sa kanya binitaw yung skill, giving time sa mga utility ng Secret na gawin din yung task nila in getting kills and getting disables during the team fight. So, worst comes to worst, dapat mega creeps yun. Pero nagawa ng paraan ng Secret and they were able to sustain their tier, hindi, racks na lang on the bot lane. So, eto, space created para kay mid one. Di pa tapos to, mga sir. That's Medusa and Ember Spirit para sa inyo. Diyos ko po. 25 and 19 yung score natin. 150 minutes game to, Kuya Nika. Walang problema, kaya yan. Walang problema yan, sir. Maganda yung laban. Pagka boring yung laban, tatama rin ka.
Pero kung hindi boring yung laban, gaganahan ka pa lalo kasi syempre, ang mindset mo dapat dito, ikaw yung nakakakita ng quality Dota. Okay? Eto na nga po, 25 and 19. Yung bot lane, ayan yung disable kay Pac. Walang link and spear yan. So yung blink telekinesis initiation ni Rubik, perfectly played doon sa may bot lane. And they will now continue tier 3 tower on the bot lane. Yung Medusa na sa mid. Eto. On its way to a butterfly, may 4.2k gold na siya dyan. Di na mag-hesitate bumili ng butterfly yan kasi wala na siyang buyback din. Tier 3 tower ang target dito, nag-aabang. And ayaw rin magpakita ng heroes ng Vici Gaming. Pero eto na, may lift initiation. And then the stun, lockdown nandyan. Pero si Ori may BKB. Back out na kagad yung tatlo, pero may Shiva's guard. Etong si Ori and yung Habol, kayang-kayang gawin. Two heroes down. Eto pa, humahabol pa Rubik. Blink, TP out. Akala ko, blind boulder smash eh. So, two heroes dead. Inaabangan nila isang pick off doon. Pero ang problema nila, yung makunat yung nakuha nila. If that was Morphling or na naka-max Agi or even itong dalawang support, easy kill yun para sa kanila. Mid one, already with the Mjolnir on its way to a Shiva's guard. The words coming from Fenrir. Map control on the way para kay Vici Gaming. Roshan will be up in 1 minute and 30 seconds. Spirit Vessel, napaka-useful niyan para kay Earth Spirit. Octarine Core already playing dito. 50 seconds nila, magkaka-Death Prophet ult na naman tayo. While yung pack on the top lane already balancing the creep wave. Kita niyo yung position ng creep wave na yan. Wala man lang lumagpas ng Riverside. So nothing to worry if you're a Vici Gaming kung papush ka given wala kang i-expect na counter push any moment soon. Ito, magsha-shadow blade pa. Butterfly na rin si Morphling dito. Parehas sa Strid ng Medusa. Next item to, ano, Satanic. Binenta niya na yung ano niya eh, yung Mass of Madness niya eh. It can be hindi eh. Sasabihin ko sana, it can be a raw Mass of Madness, ano lang, Mass of Death lang. Pwede siya mag-go ng Divine, high risk, high reward. Pero, ba't mo gagawin yun kung nakukuha mo rin naman yung lifesteal with the Satanic, di ba? I mean, Mass of Madness. So, dalawang shrine already down on the side of Secret. Eto naman po si Morphling. On the way na. Aray! Nasa maling posisyon! Pero hindi niya na-coil. Kung na-coil sana yun, tapos na-break, tutulog hanggang bukas. Pero eto yung Scepter. Phase shift. And then eto na yung Exorcism. Stone Gaze, lalaban si Ace. Pero ang problema, oy, rhyme yun ha. Stone Gaze, lalaban si Ace. Pero eto, fino-focus na po si Death Prophet. Pero si Nipa, paalis. Taljak patalikod. Taljak patalikod. Pero eto po, kita mo yung free hit ng Medusa. Earth Spirit already down yung Morphling. Ayaw na sumugal. And will not go for this one. Pero delikado si Ori. Ayan na nga po. Nahuli yung Hex nung Lion dun. And now siya pa yung napadelikado rito. Three heroes dead. Anong sinabi ko sa inyo? Hindi pa tapos to. Eto ha. Patay yung tatlo. Merong Roshan. Dehado yung Medusa. You know what to expect. Aegis lang. Alam mo na. Okay? Alam mo na yan. Binili niya ulit yung MOM niya. MOM niya. Eto lang. Aegis lang. Medusa. Alam mo na yung multi niya yan. Okay? Pero eto yung pack na umi-split push. Hinarangan na rito. Op! Nahuli ron si Old 11. So now, eto na. And Medusa, magkano ang pera? Alam rin nila, oh. Alam rin nila. Nag-buyback yung pack, mga sir. And sobrang crucial. May itong Rosha na to, mga sir. Nag-aabang yung tatlo. Ang kanta ngayon, ang kanta ngayon ng Vici Gaming, dumilimaw ang paligid. Ito na.
Si Midwan, naghahanap ng kill. Pero delikado rin itong ginagawa niya. Pagka na-lockdown to, tulog ang kinabukasan nito. Ayan, echo mo rito, blind echo. Magugulat yan. Uy, paano nalaman? Ayan na! Ayan na ipinasok. Impact na naman! Defensive Yules! Nagkagulo-gulo na po yung wall dineploy pero yung Morphling nakakill. Darkseer already down. Imagine yung Pak na buhay pa. Two heroes dead. Buyback na rin yung Rubik pero Pak already went down versus this Ember Spirit sa likod. Nagkakabakbakan. Medusa ang target. Sinasapo niya po rito etong Exorcism. Hinahabol pa siya. Waveform from the top. Mga sir, and then yung Burst. Yung Medusa. Rest in peace. Two heroes down. And now, sila pa yung makakakuha ng Aegis. Hindi pa tapos ang laban. Pero may blink out yung Earthshaker. Diyos ko po. Rubik. Yung Rubik tsaka yung ano. Etong si Dead Prophet ba? Dead Prophet. Nag-buyback. So, pwede ka mag-buyback. Ang kompanit naman yan. Aegis tsaka na. Uy, na-silence. Walang manta yan. Pero may defensive yung Scepter. Mamatay yung pack. Grabe yung laban dito, no? Grabe yung laban, mga sir. Hindi binibigay yung Roshan. Ang swerte mo, hindi ka pinapakawalan. Puti ka pa, mahal na lahat. Eto na nga po. 60 seconds, buhay na yung Medusa. Diyos ko po. Intense matchup. Alam rin ng Vici Gaming. Sabi nila, pag binigyan ko pa ng pagkakataon to, mayayari pa ako. Pag binigyan ko pa ng Game 5 tong secret, dehado pa ako rito. Momentum nasa kanya. Kailangan buyback mga sir. And yung Morphling. Eto, magkakaroon to Morphling. Magkakaroon yung Morphling. Ayan na. Meron na yung Morphling. Napaganda. Sulit na sulit ang pagpupuyat natin mga sir. Game 4 pa lang po ito. Leading po yung Vici Gaming 2-1. Yapsor, Blink, tsaka Yule Scepter. Eto na ngayon yung kumukulit, si Midwan. Imagine niyo kung mas early nag-online yung Ember Spirit. Sobrang sakit siguro ng ulo ng Vici Gaming. Eto na nga. Salamat sa advice na pansin Canton. Yun, oh. Halatang nakakain na yun, ha. Nakakain na. Nabigyan na. Sarap na. Gutom. Tulog na yan. Oto, tulog na. Oh, ito. Medyo malikot to. Echo Slam! Magbiga na, butik. Eto, hinahabol siya ngayon pero may backup siya from the right side. Kita mo? Walang gumagalaw sa'yo. Protektado ka ng lahat pero eto, hindi protektado. Nahayoy! Walang buyback! 916 gold short. May double na ko. Nabalance mo, Midwan. And eto, may hex ako narinig. Sa Lion, Boulder Smash will not connect. And nagkaka-micro one lang sila. Buying time yung secret para mabuhay ito. Pero nasa alanganin niya kasi double damage. Yo. What they can do is pressure tier 3 tower dito para mapilitang hindi kunin tong Roshan. And ayan na nga yung kukunin dito ng secret. Diyos ko po. Ayan lang yung pack balance mo. Easy balance. MP, auto-team balance, pero Roshan was taken. Tier 3 tower naman nakakuha rin. And Ace, kita mo yung damage na yan. Yung Rax ang target niya. Well played. Both Rax down, pero hindi pa tapos ang lahat dito. Dito pre. Oy, nagka-blinkan. And then the Stone Gaze. Defensive Yule Scepter. Nasa kanya yung gem, ha. Ay, na-disable yung Medusa. Wala na Stone Gaze. Wall deployed. Pero kailangan mo nang saluhin yung buong daon. Hindi napapalagyan, pre. Apat yan. So, yung dalawang cores already down. Good news naman for Secret. May buyback po yung Medusa. Hinahabol yung Darkseer. Ayan na yung Ayob Skadi. Taking effect. Pero may four staff out. And then, ang gandang Fissure coming from Earthshaker. Isipin mo kung nandiyan yung pack. Walang makakatakas dyan. Yung Illusory speed niyan, 40%, may Blink Dagger at Yule Scepter pa. So magandang pick-off yun coming from Secret. So bot lane ang target nila rito. Kakagamit lang ng Exorcism pero in around 65 seconds, magkakaroon ulit yan mga sir. Right at the time na mabuhay yung Medusa. Pero speaking of buhay, eto na yung kanilang
mid laner, I mean core, yung Ember Spirit already alive. Morphling naman, may 6k gold. Diyos ko po. Si Fata, medyo nga, no? Medyo. Ito na yung lockdown kay Morphling. Cheese, cheese! Ay! Hindi nagamit yung cheese! Hindi nagamit yung cheese, mga sir! Crucial yun! Well played from Secret, even without Medusa. Yung mga utility ang gumalaw. Napakaganda. And now, Hex pa rito coming from Rubik. May Aegis yan. Nag-buyback na yung Morphling. Nag-buyback na yung Morphling. And eto na po. Lalaban na po yung Secret. I mean, yung Vici Gaming. Puck goes down. And then, namatay pa yung Ember Spirit sa likod. Si Poppy, next target. Naka-silence pa yan. Four heroes down. Rubik lang natira. Pero may Yule Scepter set up. Napabuyback na po yung Urge Spirit. I mean, Urge Shaker and Darkseer. Medusa mabubuhay na in 3 seconds. May buyback na yung Ember, mga sir. Eto na exorcism. Kailangan mag-ingat ng Morphling. Kasi wala na siyang buyback, mga sir. Tandaan nyo yan. Diyos ko po, napakagandang laro. Eto na naman! Naka-silence pa, pero yung cheese ginamit kagad. Kahit 1/4 pa rin nababawa sa buhay niya, mahirap na. Eto, may Aegis yan. Huwag niyo akong isipin, sabi rito. Kaya ko mag-isa, sabi ni Ori. Pero eto na yung Boulder Smash. Tumama sa dalawang course. Ruby kumahabol to get rid of Shaker. And now Lion. And then yung stun hindi tumama. Pero Lanam on the Earth Spirit. Alay ang kuya mo. Nakatakas naman si Ori dito. Nagahabol pa rin yung Ember Spirit. Remnant in, Remnant in. Searing Chains nandyan pa. Silence andito. Defensive Yule Scepter will be up. Pero nandyan din yung Fenrir Lion. If ever needed. May Yule Scepter yan, ha? Ayun na! Sakto sana yung Yule Scepter mo nun. Nakakuha na Aegis. And now Secret, I think, has done it. Mga sir, eto pa. Kailangan mag-ingat. Walang buyback to. Walang buyback to. Nilaban niya na lang, mga sir. Para sa katipunan, sabi ni Morphling. And you will go down. It's going down for real. Nagapang po ng Secret. And alam nila na eto na yung marching to win. Ang koya mo rito. Napakaganda. Kita mo naman yung mga drawing na yan. Sulit ang pag-aantay ng kuya mo. Ganda ng laban ngayon na lang nakanood. Kita mo naman, Rich Pinoy, hindi ka binigo. Sulit na sulit sa bigote mo yan. Nayari pa yung Morphling doon. And now, ilalaban ng pack. Sabi nila, kung napagana nyo, papaganain din namin. BKB Exorcism coming from Ori. Pero can they do this without the right click damage to Morphling? And a Stone Gaze. And he will be focused dito. Yung wall deployed for him. Kita mo naman si Ace. Same thing, safety lang. And we will have a decider game number 5, mga sir. Do or die for the Captain's Draft Finals. Secret vs. Vici Gaming. Hindi, GG na yan. Napakaganda. We will go the distance, mga sir. Game number 5. Diyos ko po. Pa-shoutout kay Michelin daw. Wife ni Yud. So pati kay paring RC. Kay Twitch Pinoy. Shoutout sa inyo. Yung mga tropang kumain kanina, ha? Tama yung pandidemonyo ko sa inyo. Kasi ngayon may energy kayo para manood hanggang game number 5. May rason kayo. Sa mga nagutom naman kanina, hindi kayo makatulog. Sulit din yun. Kasi mapanood nyo rin yung game number 5. Okay? Huwag lang kayo aantokin para sa mga kumain. Okay? So, eto. Hindi ko alam kung Vici Gaming kung paano discard nila. Pero nasa delikado to. Okay? So, stay there, mga sir. Kumuha na kayo ng refreshments. Or anything na magkakabuhay sa inyo, it's going to be an intense game number 5. I promise you that, mga sir. Secret Vici Gaming, stay there. We'll be right back. Medyo kulang nga lang sa exposure kasi maraming workload. Okay?